Hello guys, gusto ko lang magbigay ng mga tips sa mga newbie, sa mga bagong gumawa ng Facebook page. Kahit may mga, mayroon kasi nag-PM sa akin na gumawa siya ng page, tapos chinek ko, bago pa lang talaga, ilang tao pa lang yung followers niya. So guys, yung mga bagong creator, bagong mga uploader, guys, bago talaga kayo gumawa ng mga video nyo, alamin nyo muna yung policy, yung community standards ni Meta, para at least bago nyo ma-upload sa mga timeline nyo yung mga ginawa nyo is tama po yun. At least mas madali tayong mapansin ni Lord. Excuse me. Ano kasi guys, naulanan kasi ako dahil ayun, umuulan. Kaya na-catching ako kaagad. Kagagaling ko lang sa labas. So ayun, uulitin ko yung mga bagong creator, gumawa po kayo ng mga original content. Huwag po kayong gumamit ng kanta talaga. Kahit gusto nyo nang gumamit, huwag na huwag talaga kayong gumamit. Gumawa kayo ng mga video nyo. And then, lagyan nyo, kung hindi nyo naman kayang gumawa ng video na habang ginagawa nyo, nagsasalita kayo, gawan nyo na lang siya ng voice over. So, kung hindi nyo rin alam paano gawin yung voice over, mag-comment kayo sa baba. Tuturuan ko po kayo kung paano. Or mag-search kayo, maraming nagtuturo po noon kung paano gawa ng voice over yung mga video natin. Kasi guys, dyan talaga ako mas napansin ni Lolo. Based on my experience talaga, is mas mabilis kong nakuha yung ads on reels dahil sa mga original content. Ngayon, pag once gumawa kayo ng mga content na may mga kanta, sasabihin nyo, hindi naman na-copyright, hindi naman kami sinita, hindi pa sa ngayon, hindi pa yan. Kasi saka na lang yan makikita ni Lolo once na marami na kayong followers, once na marami na yung views yung ginawa nyo, and then i-review na yan ni Lolo, i-review na yan ni Meta. Once na review yan at nakita yan na may mali, tsak, doon pa lang yan sasabihan na, uy, may violation ka. So sino ang masasaktan ngayon? Sino ang mai-stress ngayon? Di ba ikaw? Kasi sinasabi ko ito dahil alam ko na masakit sa pakiramdam yung nag-effort ka na tapos biglang andun ka na, ang dami na eh. Tapos biglang sasabihin na hindi pwede. So, based on my experience, gusto kong malaman nyo na gawin nyo talaga ng tama. Para at least, hindi natin masyadong ma-attach yung feelings natin pagdating sa huli. Kasi talagang masakit po talaga yung, alam nyo, nasa yung na pinaghirapan mo na tapos biglang mawala. So, ayun, based on my experience po yung mga sinasabi ko guys, kasi masarap yung gumawa.